Kuya Manjin, kailangan namin manalo eh. Pag nanalo tayo, gawin natin. So yung mindset talaga na parang kukunin namin to, nandun sa blacklist at iba din yung gigil sa side ng Omega. Ito yung nabanggit mo kanina, the Iron Hearts versus the Creative Minds of Blacklist International, na palagi silang nagkakaroon ng paraan for them to be able to get the win. But so far, taking a look at the draft, the final draft of the day, Fanny, Masha, still the same. 1-1 naman ngayon ang tatanggalin ng Omega because they went to the second phase and Blacklist chose first. Let's all channel our energies. People of the Earth, same bands, no? Tama ka. Pinili ng Blacklist, no, ang Blue Side. Sa totoo lang, ako bilang isang viewer, wala na akong baki sa trophy. Gusto ko na lang makita. Ito kasi ngayon, parang table, kung isipin mo, matters eh, di ba? Ano, ngayon, ano yung baba ng side ng OMG? Faramis ba o Beatrix? That's another thing. Oo nga. Kasi bukas pa yung Valentina. Oo nga. Instead of Blacklist International taking out the Valentina, gaya ng nakagawian, traditional, Paramis, Valentina yung ban, pero hindi nila ginawa yun. Instead, they took out the Akai na ginawa nila kanina. Pwedeng Beatrix na lang yung iba nila dito. Ooh. Tapos bigay nila yung Paramis or Valentina sa kabila. Tapos secure nila ganun din naman yung matitira. Ganun din naman. Anong showdown ba? Pwede natin makita. Pinag-isip mamabuti ni Pakbet yung band this time. Pero mukhang Valentina. So bigay Paramis ang Omega pa rin. Bigay Paramis. That was the key hero. But from game one. In a way, kung kukunin dito ng Blacklist yung Paramis, you have to know that yung Valentina kasi capable siya of shutting down your draft at ilimit yung big team fight ultimates mo. So there you go. It is actually looking like Faramis yung makukuha, and this is the usual counter na makikita mo. Nagamit na to ng ibang teams against Blacklist International nung gumamit sila ng Faramis in the same way. And now Lolita, yun pa rin yung gusto nilang gawin. Team fight in the best way possible pag nahuli mo sa mga maigpit. Yeah. Na Eskinita together with the AOE damage na maibibigay din naman ni Claude with the Blazing Duet, tremendous and crucial damage ang pwedeng ibigay ng Omega if pero things fall right. May nakarealize ako sa Altara, kapag ka na-takedown mo sila with the Blazing Duet ng sabay-sabay, lahat sila masasilence, lahat sila titigil ng onte. So kung isipin mo, may hinga pala sa gitna ng Cult Altar na pwede mong planuhin doon sa mga seconds na yon kung ano yung next move. Oh my glove, I totally agree with you on that matters. Mukhang nahanap yun ng Omega na butas. But it's the same formula. Right now, same formula, same pattern for Omega. This time, inunahan lang ng Blacklist eh. Ang inuna lang ng Blacklist si Jungle. Tama ba ako, Sona? Yes, you are right. Usually, sila yung pumipick up ng Edward Hero during this specific matchup. They're just waiting for the time na makuha ni Wise yung kanyang specific jungler para ma-buy out nila yung options, para makita nila kung sige, ano nga ba yung posible natin gamitin. But instead, they took the Balmond right here, right now. And lethal counter retribution combo. We've seen how Wise managed to use a Balmond from before. Na talaga naman nakakuha ng objectives. Ang ganda ng knockout eh. Ang ganda ng knockout. Alam nila na yung lethal counter din is one way to really answer the Paramis ultimate. The Paramis Cult Altar. Kaya sinabi ni Bon, sinabi ni Masters the Basics, nakawin na natin. Unahan na din natin pagdating sa mga objectives to. Ilang beses naging successful si Wise pagdating dito sa kanyang Balmond. Now we're looking at the side laners. What hero do you give to the role player Edward up against Rencho on the Esmeralda? Do you give the Benedetta though? Do you go for the Paquito? It's still open. Dito ko nakikita yung pwedeng deny Paquito on the side of OMG. But then again, Eve is a hard hero to go against if you're on the side of Blacklist International. Kung titignan mo, meron ka ng Numinum Blast, meron ka pang Real World Manipulation, hindi magiging okay yun in any sense. Here's the thing though. Ang ginamit dati ng Blacklist International when facing
a Lolita-centric type of team fight was the Farsa. Farsa, feathered no? airstrike ang kanilang ginamit during that time, which is why this is a very good pick na manggagaling kay Eto Max, kasi pwede mong matanggal out of position yung Farsa na gagamit ng feathered airstrike through the blooms na manggagaling sa Lilia. Lilia has that kind of capability to go mobile and agile, makapag-engage, disengage kaagad with those boots or with those yung boots na ginagamit niya. Yung and black shoes. Now, ngayon, yung black shoes talaga magiging important. So, this time around. This time around, it's not going to be the mage, Haji. It is the championship show ni Haji. To catch the Claude, to catch the Lilia, we were expecting a mage. Chinachannel na ni Haji. Julian. Chinachannel na ni Haji dito yung the Esson way na pagiging tank. Remember yung mga interviews ni Haji na talagang nag-aral sila sa mga Rome na to. But then again, nag-react ka din sa Julian. Sona, ano meron ngayon? Nakakagulat lang kasi na Julian usually being picked first or second ng lahat ng mga teams dito sa MPL ay nakawala during that time. And nakita mo yung performance kanina ni Ryzen when using this hero. He gets to buy a lot of time. He dishes out a lot of damage. Nakakapag-set up din siya para sa iba't iba ng kanya mga kupunan in the most difficult situations para sa Omega. Meanwhile, doon naman sa kabila, this is the benefit of having Haji and Omay Venus. Kaya nilang maghalinhinan. Yeah. Kaya nilang magpalitan. Mid, roam, roam, mid, walang problema because they just know what needs to be done. This is it. The final matchup ngayong regular season ng dalawang kupunan na ito. The last time na makikita nyo itong dalawang to ngayong sa regular season ay ngayon. At ang next time, possible playoffs na. Ito yung mga tipong game na gusto ko nang aminin sa inyo, guys, hindi ko na kaya. Hindi ko na kinakaya. May parte na lang sa akin, nanood na lang tayo. Pero hindi pwede. Isang karangalan na samahan nyo kami upang ikwento ang laban na ito. Here we go, Haji back on his show. Ito, Max, ang sasagot ngayon. Chakdud also. Any thoughts on this game, Butters? Any thoughts on the draft? I mean... looking at the draft dito, it's the same draft na ginawa ng OMG laban doon sa Faramis ni Oh My Venus nung game number 1. The only thing na nagbago sa kanila dito is yung kanilang XP laner na si Esmeralda. And sa totoo lang, in terms of the extended team fights, I would say na mas magiging effective ang isang Esme this time around. Up, and in addition to what you've mentioned, double avarice din yung gamit ni Kelra and Renzio sa side lane. So it's gonna be up to the mid lane para makadalaw, para makapag-gank doon sa mga respective lanes na kailangan nilang gawin yung mga conversions or kills na posibleng makapagpaangat sa kanila in this fight. But Haji, though. Haji? Popping, wala siyang flicker dito. Haji, second skill. The Union Lethal Counter. Ooh! And eto, Max. Gamay na gamay niya itong hero na ito, pero gusto pa nila ng isa. Double kill para sa kanya, and what a nice start para kay Eto Max. Yeah. Game number 2, hindi ganun kainit, pero game number 3, wow. Same formula, no? Para sa side ng Omega, hindi nagpa-backdown si Chaknu doon sa aggressive movements na gusto sanang gawin ni Haji and maybe ni Oh My Venus din. Talagang ginagamit yung Bulwark. Counterplay tayo with the extra stun. Tapos yung Lilia, I think, was one of the answers for this to really get the damage going. One of the heroes na masakit ang damage sa early game. It was the Impure Rage na nakatulong kay Eto Max sa pagkakataon na yun kasi it dishes out a lot of damage. Aray! Pero ngayon, Haji na naman ang matatanggal. Nakuha ni Haji yung level 4 niya, but the thing is, the Dominion Blast is there. Yung lethal counter na gamit na, pero nahuli si Wise. One more hit could do the trick. Pero si Wise dito ay nakakatakbo. Si Renzo, wow! Kinakapitan siya. At yung Cyclone ay ginamit para makatakas siya. Wow, pero nasundan. Edward with the play. And look at this. Oh My Venus, gustong hatakin si Eto Max. Pabalik doon sa may tore. At doon matatapos yung team fight. Ibang klase yung Omega kasi hindi sila natatakot dun sa cult altar ni The Queen eh. Para bang, sige, nag-cult altar, laban tayo kasi yung mga skills naman natin,
kaya nating i-juggle eh. Ang tataas ang cooldowns. Here's the thing though, nakuha ng Lethal Counter Retribution ni Wise yung Turtle. So that's one up for them. So sabi ng Omega, instead, kung hindi naman natin makukuha yung ating objective, it's okay kasi kalahati na lang yung buhay. It's 4 versus 3 during that fight. Kaya ngayon, nag-force ang Omega ng team fight. They managed to get one from the stripe. Pero ang pagbawi naman ng Blacklist doon is nakakuha din si Edward ng isang kill. Alam ng Omega kung ano yung battle plan nila kapag gumamit ng Cult Altar. Kaya sila merong clone dito. Yun nga eh. Gagawin nila, isa kailan ka muna ipapasok with the Blazing Duet. Pagka na-silence na lahat at tumigil na lahat, si setup ni Etomax, yun nga eh, yung mga Gloom. Yeah. Tapos, kung sino man yung mahagip doon, mm-hmm, multiple shots yun ng Gloom na puputok. Yeah. And that's going to be the damage output na meron ang Omega into the early stages of the game. Sinusuportahan ko yung output mo dito, Butters. Kasi parang inaral ng Omega yung Paramis play. Wait. Yung Paramis Cult Altar na nire-respeto nila eh. Laban tayo, hindi tayo magbaback. Usually kapag mga kalaban mo Paramis, back tayo kasi may ultimate eh. Tapos napapansin din natin, Valentina ang pinatatapat. So dito mo lang talaga makikita na talagang dinisek ng barangay itong Paramis playstyle ng Blacklist International. That's why sila nakakuha ng konting gold lead ngayon. This is the benefit of having Chaknu. Kita mo, 4 kills meron ng Omega, 4 na assists na rin ang meron si Chaknu. Given na palagi siyang nagkakaroon ng zoning potential, hindi nakakatulong yung iba sa mga members ng Blacklist International given that there is already stuns, there is already pressure, yeah, na naibibigay sa Blacklist ngayon. Gusto na naman nilang kumuha ng Turtle. Another pressure Turtle game. May Lethal Counter pa rin, Retribution si Wise this time, pero magre-reset ng Turtle. Si Etomax ngayon nag-go, Black Shoes. Mm-hmm. At may Black Shoes na magagamit. Nag-restore na yung numbers na kanyang Glooms na pwedeng iwan dito. So right now, this is a good step para sa side ng Blacklist International, oh, dahil alam nila na madali nang hulihin dito si Etomax. Pero ang nangyayari is may Turtle Dance bakit na nagaganap. Ang sakit nung poke eh. Ang sakit nung poke talaga. Here we go, Edward ngayon. Napagamit na si Ma'am Shu ng kanyang Cult Altar. Laban ngayon si Mama Nakayachi. Miwan sila makakuha dito ng Turtle. Wala pa naman. Pero may counter go. Still, Blacklist na upo. Makakuha din si OM ng extra kill. In too deep ang nangyari doon para kay Ryzen. Nakita siya ni Haji, hindi na nga ginamita ng flicker at nasipa siya. And that is one way to utilize yung Cult Altar. Yung hesitation ng iyong kalaban ay gamitin mo into an opening para maihain siya sa kakampi mo. Patience worked kasi nakuha nila yung Black Shoes ni Etomax, so that's one ultimate down. Yes. Right after that, naibigay din nila yung Oh My Venus knockup na nagmula sa Omega. Usually, kung ikaw yung gagamit ng Faramis, gusto mo, sige, gagamitin ko na kagad yung Cult Altar kasi medyo nalalagay na ako sa delikado, pero nalaman niya na knockup lang yung meron si Ryzen during that time. And right when Smart Omega was out of items or was out of ultimates to actually use, yeah, that was the perfect time for Oh My Venus to engage using the Cult Altar. Correct. Kasama ang iba sa Blacklist International, and now they're leading in terms of gold. We're now at the reset. Alam ng Omega dito na nakuha na nga yung dalawang Turtle, and still Blacklist International, they know also the cooldowns. Pansin ko lang ha, dinadaan ng barangay sa pokes eh. Dinadaan lang nila sa pokes eh. Poke coming out from Ryzen, and then tsaka sila mag-go. Pero alam din ni Ma'am Shu eh. Hits ni Ma'am Shu eh. Na doon sila dadaanin eh. There is pero yung paleng. Yung naging angle doon ni Haji. But then again, here comes the fight. Yung Cult Altar gagamitin na nila. And are they gonna get punished for this? Ryzen ay tutumba. Si Chaknu na ikutan na. At si Kelra gustong lumaban pa. Eto Max ngayon. Ihilain ang Stampede. Tama, umiikot lang muna si Wise dito with the sweep. There's your snipe. And Blacklist International picking off one. Pwede sila mag-set up dito sa Turtle. Blacklist ngayon, they know din na kaya ng Omega lumaban, kaya ano pa nangyari doon, Zona? Great initiation coming in from Etomax at that point. Hinuli niya doon sa flank side. But unfortunately for them, Blacklist International targeted Ryzen sa pagkakataon na yun. And alam nila yun yung may pinakamalaking amount of damage given na mystery shop din yung kanyang emblem. So mas mabilis siya makabili ng items. Although Numinum Blast. Numinum Blast, wala mahuhuli. Pero si Haji dito, ang pwesto niya ay compromised. Haji goes down, walang masisipa, walang Numinum Blast. Pero ladies and gentlemen, look at that, the Blazing Duet, pinihit na ni Kelka. At nahuli yung dalawa, Oh My Venus Wise. At natabuhan sila dito, the V-Wise tandem on target ng side ng Omega. Hindi pa sila tapos, iniipit nila si Wise. Gusto nung parang ibigay ng Omega dito yung Turtle, pero mukhang ilalaban pa rin. Wise, sumatakbo na lang with the sweep. Habang ginugo pa rin ng Chaknu, there you go. Kahit na nakuha nyo yung Turtle, kukunin pa rin namin ang kills. Omega, still
Tinatabla pa rin ang laban na to. Lumipat na si Venus ng game. Pero hinahabol siya! Oh! Woo! Pero may sipa! May black shoes! Hindi na-convert yung sipa na yon into a kill. And kompleto pa rin ang members ng site ng barangay. Alam nila na meron sila nung advantage of extended team fights. Yes, pwede mong ibigay sa kanila yung objectives, but right after that, hindi mo makukuha yung objectives ng madalian. Tatanggalin natin at least 25 to 30% ng buhay nyo and umaabot sa point na mapapapwersa na lang kayo ng team fight. So na, Butters, usually kapag nakakita tayo ng paramis, sa kanila dapat yung extended team fight. Yes, nakukuha ng Blacklist International dito yung mga objectives, pero may mention nga natin kanina, parang nung timing nung Cult Altar, yung timing ng everything dito sa side ng Paramis ay na-answer ng Omega. And yung term na extended team fights ay mas pumapabor sa barangay. Mm-hmm. And tatandaan natin na yung Cult Altar na yan, mataas din yung nagiging cooldown yan. So with this, Wise and the others, ito yung pahinga nila. Kailangan nilang huminga kahit papano. Pero kasi yung nagiging galaw dito ni Wise ay kumuha siya ng Guardian's Helmet. Just to extend. But man, another pick-off from Omega Haji. Ooh. Sabi na, babawitin kami. Set up from the KDA machine. At walang black shoes na magaganap. Wise, Venus, nahuli sila. Pero tama yung pagkagamit doon ng Cult Altar. Wise trying to get the little wanderer. Wala siyang pakialam kung may tatlong members ng side ng OMG na nasa tapat niya. He just wants to get that vision. Gandang sagot mula kay Haji din dito though. Pero kapansin... Iba tong laban na to. Walang tigil yung play-by-play. Walang tigil yung action. Kailangan din kasi ng side ng Omega na hindi pagpahingahin yung side ng Blacklist International kapag ka nagagamit yung Cult Altar. Haji, sinipa dito this time. Renjo, main target. Hinila si Renjo at shotgun. Walk mula the dog. Ahead! Nahuli si nalang Jack Mamba! Mamba! Jack Mamba with the outplay. Don't tignan natin habang mag-go-go pa rin sina Edward. This time, open ba sa Omega itong Lord na ito? Wala si Venus. Wala din si Wise na outplay ni Kelra. Oh my G! Talaga, masasabi mo. Pasok si Edward this time at mukhang yun na nga. First Lord! Jack No with a play na hindi ina-expect ng side ng Blacklist International. Yung mga Mamba talaga, nag-aantay lang yan ng perfect time to strike. Pick off ang ginawa doon ng Blacklist International. Nakuha nila si Renzio doon sa may bandang gitna. Unfortunately for them, hindi na nila namataan si Chakno na gagamit ng Numinum Blast just because there were a lot of skills na nagamit kay Renzio. So it was the time built by Renzio para makuha yung mga ultimates or makuha yung mga skills and umabot na sa point na the cooldowns, even just seconds, was enough para malatag agad ni Chakno yung hammer. High class, world class MLBB pa rin ang ating nakikita. Kapisado ng dalawang kuponan dito yung cooldowns. Agree ako sa'yo dito, Sona. Nakita na nila na wala na yung kick. Eh, parang hindi natatapos yung pick-off eh. Ayun, tingnan mo. Dahil nga sobrang kilala na nila isa't isa, kahit yung mga brush, dinadaanan na. Si Eto Max, nilalagyan na ng trap kahit kasayangan yan para sa kanya kasi alam niyang may opportunity talaga eh. Nandun yung blacklist. Hindi natatapos eh, no? Like, every time nakala natin makakuha yung blacklist, vice versa, Omega din, tuloy-tuloy eh. And there's another Numinum Blast sa Haji. Kulado ngayon, Haji. Mapapa-out. Ipang-klaseng respect. Hashtag respect para sa dalawa na to. But Omega is leading. Omega is leading indeed. Doon sa may baba, si Paquito. Sinusubukan niyang i-defend yung Torre. Pero it seems that ibibigay na nila to. All outer turrets are now down. Haji, with the side ng Blacklist International. Pero grabe yung chain! Tumumba sila! At si Kayla ka dito with the Blazing Duet. Yung Cult Altar na gamit. And sabi ng OMG, sige lang, patakbuhin nyo lang. Nag-Cult Altar na. Nakuha na natin yung gusto natin. Nothing's gonna happen. I can't believe my eyes. 7.2K. Hindi pa rin tapos eh. Parang play-by-play pa rin itong laban na ito eh. Tuloy pa rin yung action eh. Talagang gamitan na lang dito ng mga skills. It's all about the pokes and Blacklist International. We've seen this time and again, katulad nung game number one, there is always a chance makuha tayo ng isang magandang response sa kanila. And finally, kumalma. Finally, kumalma yung laban na ito. Ano thoughts mo dito, Zona?
Usually question and answer, ngayon answer and answer kasi laging nagsasagutan. Yeah. Yung mga laban at this point na neutralize naman ngayon ni Chakno using that Numinum Blast, yung occult altar na ginagamit ni Oh My Venus. So at some point, out of the equation na yun para sa Omega, hindi na nila yun kailangan problemahin. Meanwhile, Ryzen with a continuous knock-up, ginagamit niya yung mga clutch plays one after another, and that is another setup na pwede namang gamitin ng Omega ngayon. Given na si Kelra, Blazing Do It, entry na lang papasok. Correct. And that's just wonderful teamfight capabilities from Omega. Yun nga eh. It happened at game number one. Nangyari to kanina na Blacklist is in the disadvantage because of this. Ano ba to? Lolita at Claude Gombo. Tapos meron ka pang Lilia. At hirap si Haji. Hindi basta-basta makakuha si Haji ng pick-off. Mm-hmm. At si Haji, kalahati ang kanyang buhay na paggamit siya ng regen dito, and they have to be careful. Okay. Grabe yung zone out na ginagawa ng members ng OMG dito. Talagang pinupush back nila yung members ng Black. Kung papansinin mo, si Ryzen Dawn win a 1v1 na yung Lord. Haji is in the vicinity. Wise, nandito siya, sinusubukan niyang agawin. Pero every path, point, every path na pwedeng daanan ng side ng Blacklist International, grabe, hinarangan ng side ng Omega. Grabe yung Omega doon. Blacklist International initiating with the conceal, initiating with everything. Pero tama ka, hinarangan lang. Even yung mga ultimates ay kinukumit dito ng Omega just to get rid of Blacklist International. Ang bawat daan ay patungo sa barangay. Wala silang ibang paraan or wala silang ibang way para maka-engage doon sa laban na yun, given that Chakno was in the front Eduardo lines, na-dish out nila yung damage at some point. And idagdag mo pa ron, that was somewhat of a failed conversion mula kay Haji kasi nagamit na niya yung flicker niya, and now Omega's on the chase. Mm-hmm. And that is going to be the grenades being thrown out para lang matanggal dito yung mga minions ng side ng OMG. Alright. Sabay. Titignan natin to, Butterstow. Basag ang mga towers. Susubukan pa rin ba ng Omega to get this? Rencho, now, going in front. Oh My Venus, popping the Stampede. At nire-respeto na ng Omega yung Ghost Bursters. Unlike game number one, na lagi silang tinatamaan nung second skill burst damage. This is Omega na in-out, in-out. Look at Kelra, no deaths in this game. They need to hold out hanggang sa panahon na makuha ni Haji yung flicker niya. Yun yung time na mas malaki yung coverage na para hulihin si Kelra. Here we go, new minu blast nila pa sa dito. And that is moment to be the fight. Cult Alter, ladies and gentlemen, and look at Haji. Talagang humaharap na sila dito. Kelra, hindi pa ginagamit yung Blazing Duet. Nagkitipid siya dito. And that is going to be the Cult Alter. Pero the knock-up is there. Nakansin yung Blazing Duet. At buhay pa rin ang members. The side ng Blacklist. Haji is down. Chakno is down as well. Blacklist International, the ultimate defense mula sa royalty. The ultimate defense mula sa agents. Omega will reset. Omega will reset. Kita mo yung depensa na naipakita doon ng Blacklist. It was the cult altar that saved the day, and then right after that, yung nakap eh. Kasi nakakumit na ng Blazing Duet si Kelra. So if hindi napigilan yun, it was almost certainly gonna be a wipeout para sa kanilang lahat. Yun na yung finishing blow na pwedeng maganap. Yung OMG doon, talagang ang sinukol na nila doon, tapos na to. But Haji, iniwanan sila ng isang regalo. Yun nga, Eris. Teka lang, tapusin natin muna to. Tumumba siya. Nagawa niya yung possible best play na ginawa niya ng panahon na yun. Bago siya mag-moonwalk palabas. Oo. Ganitong-ganito din yung situation ng game number one. It is Haji and, oh my God, Venus saving this game. I can't believe. Hindi ko na ma-imagine itong mga players na to kung talagang feeling ko pasmado na lahat na ng pulbos sa kanilang des. I do feel na nauubos na. Bawal kang kawahan. Actually, lahat ng tao nandito sa may audience kanina, maingay tong mga to, pero ngayon talaga tutok na tutok sila. Oo. Kung ano yung mga magiging update sa ating laban ngayon. Kapit sila lahat ngayon. Kapit sa garter, mga kaibigan. Ito yung pagkakaiba nung game 1 to game 3. Game number 1, Blacklist International, meron pa rin silang inhibitors. This time, macro-wise, kailangan nilang alalahanin yung lane equilibrium. And now, Lord, 50%! Oh! And Kera coming in with a Blazing Duet. Nahuli si Ohem dito. Na rin, at napag-dipkitahan na sila! Naipit na si Ohem! Naipit na si Venus! Naipit din si Wise! Oh, Blacklist International! Nagtatakbuhan na sila dito! Renjo ayaw pang uwin si Haji, and Venus, nabuhay na siya! Tultong pa muli! Edward, ladies and gentlemen! Last man standing! Andon si Haji sa may taas,
And OMG gets the victory! The Lason reveals! Tingnan mo yung singaw ni Kelra doon! Finally, after so many matches, sumisigaw na sila ng one shot! Omega! And pinaka ramdam mo eh. Ramdam mo yung kapa. And deserving victory mula sa barangay. Yun na yung heart. And look at the hug. Nakikita nyo ngayon sa stage, Coach Tony.